Hey guys, what's up? Welcome back to my channel, Alimeo 91. Dito ulit tayo. Kumusta po ang ating pangongoleksyon dyan? No? At kung bago ka lang dito sa ating channel at trip mo ang ganito mga video, coin collection, coin review, subscribe ka na. At pakiyaw ng notification bell para palagi kang updated. At mag-join na rin kayo sa ating membership para makapasok sa ating group chat. No? Alimeo 9 Hunters. Ayan. So guys, mayroong mga nag-share ng kanilang mga coins ulit sa ating Facebook page Kalimeo 9 at pinili ko ulit yung mga coins na pwede kong i-share sa inyo para makita nyo, no, itong isang coins ng ating ayan siya, no, si Alan De La Cruz Sinel sa Kalimeo 9 Facebook page. Sabi niya naging tatlo ang mata ni Jose Rizal at parang may isang stick na sigarilyo. Ayan, ask ko lang po anong ero po ito. Ayan, grabe ito. So, naging tatlo raw yung mata. Tignan natin. So, NGC pala ito. Yun. 1 piso NGC. So, ayun, nakita nyo naman agad. Sa bandang noo, sa right side. No? Mukha nga siyang mata. Pero hindi naman talaga yung katulad ng mata dito ni Jose Rizal. No? Nagmistulan siyang mata. Itong mga aerocoin na ito, eh, maganda rin golek to. Kahit pa paano, syempre, no? Pasok ito doon sa mga debris error eh, kasi nagkaroon siya ng extra metal dyan sa noo, yun na nga naging mistula nga, parang third eye. Yan, naging tatlo ang mata dito ni God Jose Rizal. At sabi no, mayroong parang daw sigarilyo dito, ayun o, nakikita nyo yun. Ayan, hindi naman siya masyadong halatang halata, pero mukha nga siya parang stick na sigarilyo doon din, no, sa may right side ng uluhan ni Jose Rizal. Ayan. Tapos, meron pa rito mga coins tayong titignan na senior din ng ating isang viewers. Hanapin natin at para makita ninyo. Ito siya, good day po sir. Permission to post for sharing and selling. Ayan to. Willing siya ipagbili yung kanyang mga coins. At tignan natin, ano? 2016 BSP series. Coin 1 piso. Debris error makikita nyo sa bandang baba. Common error lang po yan pag ganyan. Yung mga parang mga extra metal na yan. At yung reverse niya common lang din. So nating is special sa coin na yan. Pag ganun guys, ano, pinaprank ako na kayo. Pag ganyan, ito tingnan natin itong 5 piso na 2012 5 piso. Ito parang nagkaroon ng mapa doon sa face ni Emilio Aguinaldo. Debris error nito guys pag ganito, pero yung mga ganito pwede, pwede ikulik yan at pwede mayroong magka-interest at ilisting nyo lang sa ating page. At yung reverse nya, kung mapapansin ninyo, nahati yung bundok eh, no? Yung sa gitna, yung portrait ng bundok. Itong error na to ay pasok ito sa die adjustment error or yung pinatawag na trials error. Pwede ito, pwede rin i-collect. Maganda ito, pero hindi po ito yung masasabi natin talagang mga major error, no? Yung talagang nagkakaroon ng malalaking value yung binugusto ng mga numismatic, no? Sa kaya tsaga-tsaga lang kayo sa pagkano pa makadali kayo. At meron pang isa rito na 5 piso, tingnan natin, 1998. Aha, dito naman sa may bandang mint mark. May mga extra metal din dyan. Pareho lang din. Debris error lang din ito. May mga extra metal dyan sa kanyang mint mark na halos parang hindi mo natin makita yung mint mark dito. Ayan, pero meron siyang mint mark. Yung level ng error nito, common lang po yan pang ganyan. So, dapat aralin nyo kung ano yung mga error na dapat talagang may value, tulad ng mga rotated die error, yung mga double die error, yung mga doubling, yung nagdodoble yung portrait. Ito naman 10 piso na ito, yung 2001. Check natin, no? Mayroon parang sa tingin ko damage eh, kasi nauka yung mukha ni Con. Para sa tingin ko damage lang po yun. At yung reverse nya common lang naman din, ano? So, ay sa reverse nito merong parang yung mga cogwheel, yung mga ipin nagkabungi-bungi, nawala yung kantuhan, yung sharpness ng mga kanto nawala. So pwede rin ito pang i-collect at baka sakaling meron ding magkagusto.
At kung gusto nyo bilhin yan, mag-message lang kayo dito sa nag-post na ito, guys, no? Kung gusto nyo lang naman, ano. Ayan. At kung kayo naman ang mag-listing dito, sabi ko nga, dapat yung unique ang pagka-error niya. At maganda ang kondisyon. Tulad itong isa na ito, year 2000, 14 piso. Tingnan natin. Nawala yung muka, ano. Parang napudpud siya. Pero sa tingin ko, ito ay error. Ang tawag sa error nito ay die adjustment error din ito, or trials error. So dapat maging familiar kayo, guys, sa mga katawagan sa mga error, ha. Para pag nakakita kayo dyan, alam nyo na yan. Kung hindi nyo naman din alam at meron kayo dyan, i-listing nyo lang, i-comment nyo lang dito sa ating page community. Magtanong kayo at re-replyan ko po kayo. Dito naman, ganun din, halos. Halos pare-pareho, no? Die adjustment din itong isa na to. Yung mukha ni Andres Bonifacio. Year 2012, 10 piso. Die adjustment error or trials error. At yung reverse, okay naman sa reverse. Normal lang. 2001, very common. Ito, yung reverse niya, no? Yung cogwheel na manipis yung cogwheel na sa observation ko, nagiging common na po yan kasi marami na po ko nakikita ganun, yung manipis yung cogwheel. Ayan, so punta naman tayo sa next na ating viewers na nag-share din ang kanyang video kay Carl Axel. Nagtatanong siya kung ayan, mayroon daw bang bibili ng ganitong kuhan. Banknotes ito po, magandang banknotes po ito. Yung ganyang banknotes po ay 1, tapos puro 0 na. 6 na 0, 1 million banknotes po. Yung serial number, 1 million po ang tawag sa serial number na yan. So, ayan. Pag yung 1 naman, nandun sa huli, ang tawag dun po ay low numbers. So, dapat alam nyo rin po yan, ano, yung mga katawagan sa mga serial numbers sa ating mga perang papel. So, yun guys, ayan po yung mga sinera ng ating mga subscribers, no? Pwede din kung meron, pakishare lang sa Kalimay Online Facebook page yung malinawang picture. Guys, ha? Ayun po, huwag kalilimutan nga mag-subscribe, syempre. Hanggang sa susunod po, kita-kits tayo. Asahan ko po ang inyong mga magagandang komento. God bless po.